So, dapat ganun din yung thinking mo. Kasi, huwag mong i-judge yung tao kung, huwag mo na siya i-judge agad na, ay, parang wala naman tong 15 mil. Kasi alam mo, yung mga kapitbahay ko na, ngingitian ko na, binabati ko na, alam mo yun, hindi naman ako isnabera sa kanila. Kaya lang, you have your own na business, kung baga ganun siya. Pero nung nag-unify na ako, syempre, iniisip ko, malay mo, mas masakit kasi yun na na-invite sila ng iba, samantalang kapitbahay mo lang, katabing bahay mo lang, di ba? O, ganun siya. So, sa mga kapitbahay ko, syempre, kasama sila doon sa warm list ko. Sa mga kapitbahay ko, kasi nakatira kami sa subdivision, nag-live together pa kami sa parents ko noon. So, yung direct ko dyan, nasa lima, I think. So, ang imagine mo, yung kapitbahay ko, sila, ayaw iba dyan, mga dati ko ng kliyente, nakita na lang yung tarpaulin ko sa gate na nagbubuka ko ng ticket. Dati-dati nagpapabuk sa akin ng ticket, tapos inoopera. Mga ganun, mga kliyente, even total strangers, at even mga nasa online lang na namamarket ko, pag nagpapabuk sa akin ng ticket, kinikater ko. Okay? Pag, after ko mabuk ng ticket, saka ko kinikwento, saka ko sinishare sa kanila na baka gusto mo na ikaw na sa susunod ang magbook ng ticket ng ano ng ikaw na para maka-discount ka sa ticket mo. Ganun siya. So, yung mga na-share ko naman kahit paano, na-appreciate naman nila. So, yung mga hindi naman, na ayaw naman na mag-start na mag-business ng Unified, at least client ko pa rin sila. Yung mga client ko before na naging member ko na, at least kumikita ko na residual income. Yung iba pa dyan, talagang ano na, kumbaga, natutunan nila how to share the business. So, ano ba yung mas gusto mo? Yung 500 pesos sa ticketing o yung 1515 na wala ka nang ginagawa? Kung saan na lang siyang pumapasok sa network income mo, di ba? So, as a matter of fact, yung example ko dyan, si Beverly Peren, yung girlfriend ni Albert Tumisan. Hi, Albert! UAE! Oo. So, ano siya, dati ko siyang estudyante, nakikita niya lang ako sa Facebook, tapos inoferan ko siya, hindi ko siya ka-close noon. Pero, trinay ko lang, kasi prospect as you go, everybody is a prospect. So, kahit hindi kami close noon, alam mo yun, trinay ko lang ikwento sa kanya, baka gusto mo, kasi nasa Norway siya that time. So, sabi niya lang, ay ma'am, may credit card kasi ako, yan yung paraan, paano kami nagbubuk ng ticket. Basta, to cut the long story short, all of a sudden, bigla siya nag-chat sa akin, magpapabook ng ticket. Nung na-confirm niya na okay yung ticket na nabuko sa kanya, siya na yung nagtanong mismo na paano ba daw magkaroon, paano nga daw ba ulit yung Unified. So, after 3 days, I think, nagpadala siya ng pera, nag-pay in siya. And Beverly is somebody na walang anumang knowledge about network marketing. Nagpaturo lang siya. Dating tinuturo ko sa kanila, macro investment, algebra, okay, statistics. Pero nung nag-unified na siya, sabi ko magpaturo ka lang. It another subject to, this is different from math. Pero kung gusto mo na matulungan kita, gusto ko rin na tulungan mo ako na matulungan ka. So ayun, so ngayon nagkaroon ng malaking grupo si Bev, okay? So yan na yung grupo ni Carlo, ng Isulan at saka ng Iloilo. Okay po? So, yun yung sa prospecting, prospect listing. So, ngayon, yung prospect list, kailangan nadadagdagan yan. As much as possible, every day, may dagdag. So, hindi yan pwedeng ilagay mo lang sa altar, tapos kasalan mo na sana dumami. So, ika nga, di ba? Pray for something, but take action to make it happen. Okay? So, kailangan get out from your comfort zone. So, labas ka ng bahay kasi, alam mo yung iba kasi talagang sineryoso yung online. Oo, online, ano tayo, online business tayo. Pero, we are network marketing. So, para makapag-build ka ng grupo, nasa labas ng bahay ang pag-build ng grupo. So, you have to go out, meet your clients, meet your members, okay, train your members. Yun yung pagbuo ng grupo. At, mahirap yan gawin online lang. Although, pwede siyang gawin, pero ano ba yung mas gusto mo, mas mabilis, then do it offline. Pero ngayon, dahil may COVID, ano tayo, crisis, okay, so wag muna lumabas ng bahay. So, stay home muna tayo. Ikawin muna natin yung mga ganitong online training. So, anyway, okay, so yung prospect list mo, kailangan nadadagdagan siya every day as much as possible.
Di ba nga, balikan natin, di ba, meron tayong tinatag na goal setting. Okay. So, ang goal mo is lumaki yung income. Magkaroon ka ng income after a month. Kasi meron kang yearly goal, meron kang monthly goal, meron kang weekly, and daily goal. So, part of your daily goal, para ma-achieve mo yung monthly goal income mo, okay? So, kailangan meron kang offline and online new clients. Okay? So, idadagdag mo yan dun sa prospect list mo. Okay? So, and be organized. So, kailangan nakalista dong pangalan, ano ba yung background, ano ba yung number niya, yung location niya. But kailangan ganun? Kasi, di ba, there are times na merong lumalabas na mga posters na may event sa ganitong lugar. May event sa Cavite, may event sa Laguna, may event sa Bicol, sa Bohol, sa Cebu, everywhere, okay? So, dahil naka-organize ka, nakalista din yung mga location, then pagkakita mo sa poster na mayroong event sa Bohol, hanapin mo dun sa location kung mayroon ka bang client na taga-Bohol. Since, halimbawa, may nakita, yun, sakto, may taga-Bohol. Then, it's your time para tawagan siya, kontakin siya na baka available siya. Kasi yung listahan natin, yung mga pangalan na sa prospect list, hindi yan magiging member kung wala tayong gagawin sa kanila. So, yung prospect mo is, ang next natin, yung number two sa five fingers is invitation. So, we need to invite them. Invite natin sila saan? Na para ma-meet natin, ma-presentahan natin either one-on-one, table talk, home party, or sizzle, or big one, ganun. Okay? So, ang invitation is not presentation. So, yun yung common mistake. Kasi pag mag-invite, oh, kumare, ano, available ka ba? Kasi sakto, may event sa Bohol. Ano ba yung business na yan? Alam mo, ito yung sinasabi ko sa'yo. Ito yung nabanggit ko. May yung ticketing, remittance, dues payment. Talaga, paano ba yung kitaan dyan? Kikita ka 500? Uy, may networking ba to? Uy, ba't alam mo yan? Oo, may networking to. Bilog-bilog. Mag-gawin ka nga na bilog dyan. Nag-present ka na. Okay? So, magkaiba yung invitation sa presentation. Hindi naman totally mali na hindi ka magpre-present. Pero, alam mo, see to it naman na ano ba yung ginagawa niya? Baka mamaya, ala, tumulo ka na ng present samantalang hindi naman pala ganun ka-available yung oras ng kausap mo. Kasi, meron din naman yung presentation na tawag, okay, at saka online, pero may mga limitations yon. Okay, so, pag-usapan muna natin yung invitation. So, pag mag-i-invite ka, of course, mayroong mga nagtatanong sa akin, applying, ano ba yung effective na pag-invite? The best answer for that is, you have to invite over and over again. Kasi ikaw yung mismo makadiscover, ano ba yung effective para sa'yo? No? Kasi sa case ko, syempre, bilang beginner ako sa network marketing, this is my first time na nag-network, lahat ng invite ko nung umpisa, puro direct approach. So, diretsahan talaga na magnegosyo, ano to, merong ticketing, maganda to sa'yo. Dahil kasi, di ba, yung husband-to-be mo, seaman, o para ano na, kayo na mag-book ng ticket, tapos yung remittance, magagamit nyo. Mga ganon. Okay? So, wrong. Doon ako nagkamali. Kasi yung pag-invite ko, kaya ko sila, ay yung pag-way ng invitation ko noon, very, ano, very mahaba yung pinetext marathon ko sa kanila. Halos andun na lahat. So, wala nang sense of curiosity. So, dapat merong art of curiosity, tawag doon. So, kailangan, you have to apply, when you invite, you need to apply the KISS rule. Okay, ano ba yung KISS rule? K-I-S-S. Huwag mo halikan yung client, ha? So, KISS rule, so keep it short and simple, sometimes secret. Okay? So, ito yung tip ko. For example, kapitbahay mo is, hindi mo nakuha dati sa direct approach. Pero merong schedule na home party sa bahay nyo. Okay? So, ako, in my experience, at kinikwento ko to sa mga members ko, pag ang target mo is si kapitbahay, alam mo naman na andyan si kapitbahay, huwag mo siyang imbitahin ahead of time. Okay? So, invite mo siya ng kaladkad way. Yun yung ano. So, paano ba? Halimbawa, ang oras ng HP sa bahay mo is alas 3.
So mga 2:30 or 2:45 pa lang, umikot ka na. Kasi di ba pag may mga birthday, minsan takot ka, baka hindi magkasya yung handa mo. Pero on the later part na-realize mo na maraming sobra, ang takot mo ngayon is mapanis yung pagkain. So anong ginagawa mo, di ba? Punta mo, bahay to bahay ka, di ba? Para kalag ka rin yung mga kapitbahay. Kahit mahihain yan, pupunta yan. Kasi bakit? Sinadya mong puntahan. So, yun din yung paraan para sa, let's say, sa home party. Kalag ka rin yung kapitbahay. O, halimbawa, nang lalabas si nanay, Nora, halimbawa ba? O, so, sabi mo lang na, nanay, mamaya na yan kasi meron akong good news sa iyo. Or, nanay, kasi may banding sa bahay. Minsan lang to, nandiyan si tatay, nandiyan si nanay, etc. Whatever. Whatever yung ano mo, yung nasa utak mo, nasa head mo, para lang talaga makalagkad sila. Kasi ako, dalawang beses ako nakalagkad. Wala akong idea. Pag nandun ka na, naupo ka na, usually, kasi kahit na magkakapitbahay, yung, lalo na sa subdivision, yung mga magkakapitbahay, hindi naman magkakilala yan. Diyan lang sila nakakakita-kita diyan sa home party sa bahay mo. So, tahimik lang din yan. Hindi masyadong ano, kumikibo, tama. O, so, wala siyang choice, kundi makinig na lang. O, so, pag nandun na, o din napakinggan niya, o at least, after, yun naman yung pinaka-goal mo, ma-invite sila. Okay? So, yun yung isa sa tip ko pag nag-invite ka ng kapitbahay. So, ano pa ba sa invitation? So, ka-apply keys, okay? Keep it short and simple, sometimes secret. Okay? So, ang sa akin, yung way ng pagka-invite sa akin, in-applyan din ng keys. Okay? So, keep it short, sometimes secret. Actually, keys and kidnap approach combined. Kasi ako yung tipo, ako ay part of, nasa class C ako. So ako yung kaibigan na pag in-invite mo ako sa mga ganito, malamang hindi ako pupunta. Kasi in-invite na ako before sa ibang company. Basta ganun ako, oo. So alam na ng kaibigan ko na pag in-invite niya ako ng direct approach, hindi ako pupunta. So yung ginawa niya sa akin, he applied keys. Okay, keep it short and simple, sometimes secret, and kidnap approach. Kasi kaya niya in-apply yung kidnap. Okay, so nandun natin sa art of invitation. So yung kidnap approach, kasi isa yan sa mga, dyan ako effective. Sa dalawang ano ako, direct approach at saka kidnap approach, dyan ako effective sa dalawang art of invitation na yan. So pag hindi ko nagdadaan sa direct approach, so palilipasin ko lang muna ng ilang months, saka ko siya invite ulit, and then itatry ko yung kidnap approach only if close ko siya. Kasi yung kidnap approach, applicable lang siya sa mga ka-close mo. Alam mo, yung pinsan mo, yung hindi mawala yung pagiging pinsan yung dalawa kung hindi siya sasali. Kung ma-realize niya na na-kidnap mo siya, ganun siya. So, best friend mo, yung kapitbahay mo na close mo, oo, ganun. So, bawal mag-kidnap ng hindi ka-close, bawal mag-kidnap ng total stranger, bawal mag-kidnap ng ka-text mo lang. Ganun siya. And bawal din, sa akin, bawal din mangidnap, lalo pa pag, pinapunta mo sa event, tapos sinabihan mo na nandun ka rin sa event. Kasi kawawa ang mag-mindset dun. Kawawa yung na-referan mo. So, kung paano niya ima-mindset na yung pagkaalam ng invite mo, nandun ka, tapos all of a sudden, wala pala. Kasi mahabang paliwanagan pa yun na, sige naman, dito ka na rin. Whatever. So, yun. So, yung direct approach naman, this is applicable for those na alam mo naman na positive na. Okay? Alam mo na interesado sa negosyo, medyo matanong na tungkol sa business, nagpakita na siya ng interest, okay? Na alam mo na na pag mga ganitong klaseng negosyo, ano talaga siya, go siya sa mga ganyan, no? Yun, pwede natin i-apply yung direct approach. Okay? So, meron pa mga ibang approach. Merong second opinion approach, merong third party approach. Yun usually ay ginagamit sa mga yung class A, yung parang mahirap hulihin yung kilite. Yun. So, gagamitan mo ng magic, ng power, na kung ano-ano mga flowering words na saman mo lang ako kasi baka meron akong hindi maintindihan doon, at least ikaw, negosyante ka, ikaw yung mas nakakaalam sa business world. So, advice-an mo ako kung anong dapat kong gawin. Kaya, kailangan talaga nandun ka, samahan mo ako. Yun yung mga paraan ng mga ano sa second opinion approach, third party approach. Okay? So, yun yung sa invitation.